Apollo Kibuloy, nasa ilalim ng KOJC compound. Mga negosyante, naaalarma na dahil sa mismong gulo sa kanilang lugar. Ang profit natin dyan, baka mawala. Pag-usapan natin yan dito sa What's Up Ka, Pinoy Rob! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Nagpahayag ng pagkakabahala ang mga negosyante sa Davao nitong weekend na ang matagal na paghaharap sa pagitan ng mahigit 2,000 pulis at mga tagasunod ng takas na evangelist na si Apollo Kibuloy ay maaaring makapinsala sa pag-unlad at paglago ng ekonomiya sa lungsod ng Davao. Nananatili ang pulisya sa loob ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC compound sa Davao City sa ikapitong araw habang patuloy na hinahanap si Kibuloy na pinaghahanap dahil sa sexual na pang-aabuso sa mga bata at human trafficking. Base ito sa The Manila Times. Ang sitwasyon ay nagdudulot ng mga potensyal na hamon hindi lamang para sa sektor ng negosyo kundi para sa mga pangkalahatang komunidad kung hindi matutugunan kaagad at epektibo, sabi ng Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporation o DCCCII sa isang pahayag. Sinabi ng DCCCII na itinataguyod nila ang tuntunin ng batas at ang mga prinsipyo ng patas na hustisya at naghanap ng mapayapang paglutas ng usapin. Si Kibuloy, isang kaalyado at espiritual na tagapayo ni dating Pangulong Duterte, ay nagtago mula noong Marso nang ang mga kaso ay isinampa laban sa kanya sa 2 korte, isa sa Pasig at isa sa Davao. Ang mga miyembro ng kanyang simbahan na nakabase sa Davao ay nagkaroon ng tensyon sa mga pulis mula nang salakayin nila ang KOJC compound noong Agosto 24. Itunuloy ng pulisya ang paggigipit sa KOJC compound sa pamamagitan ng pagdeklarang mananatili sila roon hanggang sa mahuli o sumuko si Kibuloy. Israeli tutor yon, legal counsel ng grupo, na paulit-ulit na tiniyak ng KOJC Board of Administrators sa pulisya na wala si Kibuloy sa malawak na compound. Idinagdag ni Torion na hindi niya nakita o narinig mula sa founder ng KOJC mula noong Marso. Wala raw siyang clue kung nasaan si Kibuloy. Sinabi ng Philippine National Police na na-inspeksyon na nila ang halos kalahati ng KOJC or 30 hectare compound. Sinabi ni PNP spokesman Colonel Jean Pajardo, base sa ulat ni Davao Police Regional Office Director Bijen Nicolas Torre III, malapit sa 40 hanggang 50% ng compound ang na-inspeksyon.
Sinabi ni Fajardo na tinututukan ng mga pulis ang specific areas ng hinihinalang underground facility kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Kibuloy. Kami ay tumitingin sa isang pasilidad sa ilalim ng lupa na gawa sa makapal na bato, makapal na metal, sabi niya. Idinagdag ni Fajardo na ang underground facility ay itinatayo or ay itinayo at ginawa upang makayanan ang anumang natural o gawa na tao na sakuna. Mayroon kaming mga partikular na lugar, ngunit sana ay mauunawaan o maunawaan mo na hindi namin maibigay ang mga partikular na mga lugar para hindi matelegraph ang aming mga galaw, sabi niya. Noong Sabado din, kinundinan ni Davao Regional Police Spokesman Major Catherine De La Rey ang mga aksyon ng mga miyembro ng KOJC na umano'y tumutok ng laser device sa mga PNP helicopter. Hinimok ni De La Rey na ang mga miyembro ng religious group na itinigil o itigil na ang mga ganitong aksyon para sa kaligtasan ng lahat ng partido. Anya, ginagawa lamang ng PNP ang kanilang mga tungkulin. Gayunpaman, sinabi ni Torion na walang ebidensya ang PNP na ang mga miyembro ng KOJC ay gumawa ng mga naturang gawain. Malamang na ginawa iyon ng isang miyembro ng PNP dahil lang sa napakalaki ng presensya nila dito at walang kapasidad ang mga miyembro ng KOJC na gawin iyon, he said. Sinabi ni Torion na kahit na ang mga miyembro ng KOJC ay gumawa ng mga aksyon, maaari ito ay ginawa dahil sa desperasyon at pagkabigo dahil sa patuloy ng presensya ng PNP sa KOJC compound. Nandito na ang PNP sa loob ng 7 araw noong Biyernes at halos ginawa na nilang police garrison ang napakasagradong ari-arian at napakagandang ari-arian na ito. At ngayon ay sumasailalim sila sa jackhammering at paneling operation sa ibaba ng bakanting basement at hindi namin ma-access ang eksena, sabi niya. Ang mga warrant ng pag-aresto ay inilabas ng mga korte ng Davao at Pasig laban kay Kibuloy at iba pang dahil sa umano'y mga paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gayon din ang Qualified Human Trafficking. Nitong Sabado din, sinabi ng Department of Justice or DOJ na walang sino man sa gobyerno ang makakagarantiya na hindi mapapalabas si Kibuloy sa Estados Unidos kung siya ay arestuhin. Inilabas ng DOJ ang pahayag matapos sabihin ng kampo ni Kibuloy na ang takas na pastor ay ginawang isa sa kanyang mga kondisyon para sa pagsuko na maglabas si Pangulong Marcos na nakasulat na garantiya na hindi siya ipapalabas sa Estados Unidos kung saan siya ay pinaghahanap din para sa pagsasabwatan sa pakikipagtalik, trafficking sa pamamagitan ng puwersa, pandaraya at pamimilit at sex trafficking ng mga bata. Sa Saturday News Forum sa Quezon City, sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na may obligasyon ang Pilipinas sa ilalim ng extradition treaty nito sa US na nagpapahintulot sa Washington na humiling sa pansamantalang pag-aresto. Tungkol sa garantiya na hinihingi niya sa gobyerno, walang sino man sa gobyerno ang makakapagbigay ng garantiyang iyon, sabi ni Vasquez. Iyan ay isang legal na issue na kailangang pag-aralan ng mabuti dahil sa unang lugar,
walang opisyal ng gobyerno ang gugustuhing lumabag sa batas. At lahat ng ating mga kasunduan ay may bisa ng batas kapag sila ay nilagdaan at napagkasunduan ng Senado. Ay bahagi ng ating legal na obligasyon at maiisip mo kung tatalikuran natin ang ating international na obligasyon para sa isang individual. Dagdag niya. Ano ang nasa utak ninyo, mga Kapinoy Rob? Ano ang nasa isip nyo? Anong pahayag nyo dito? Please comment down below para malaman din natin kung anong sa inyong saloobin. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.